po ay may stage 3 breast cancer na triple negative daw po. Nagkikimo na po ako ngayon at positive ang genetic testing ng BRCA1. Ano po ang dapat gawin? At ano rin po ang dapat gawin ng mga anak kong babae? Good day po, everyone. I would like to answer a question of a patient regarding having been diagnosed to have triple negative breast cancer and found out to be BRCA1 positive. As I understand, ang pasyente po ay kasalukuyang nag-chemotherapy pa. So, importante po na makompleto ang chemotherapy ng pasyente for this newly diagnosed triple negative breast cancer. And then, since one of the most aggressive po ang triple negative, after matapos po ang chemotherapy, meron pong mga pwedeng additional drug pa na pwedeng ibigay na may mga trials na tapos na or may follow-up. So, mag-consult na lang po tayo sa ating attending medical oncologist tungkol doon kung appropriate kayo para doon. Pero ang most importantly, kailangan po talaga nyo ng close monitoring. With regards to your daughters, since you're concerned about them, definitely, pag BRCA1 ho kasi ang isang first degree, medyo mataas ho ang chance na magkaroon din ng breast CA ang first degree relative. And considered first degree po, daughters, sisters, and mother, they should be screened earlier than the usual na pasyente ng na female. Kasi ang chance ho niya to get breast CA is, sa United States po, is 7 out of 10 chance of getting a breast CA. And then likewise, pag BRCA1 positive din po, malaki rin ang chance na magkaroon ng ovarian cancer. Kaya kailangan din hong imo-monitor ang ating uterus, cervix, and then of course the ovaries. Those are important organs that has also to be monitored in a patient with triple negative breast cancer and those with first degree relatives as well. Hindi naman ho lahat ay magkakaroon ng breast CA. Ang frequency or incidence ho ng BRCA1 positivity sa Pilipinas naman is low, 5-10%. So it's not that high, but malaki ho ang chance kasi ng magkaroon ng other cancers, the contralateral breast, or also, yun nga, as I said, ovarian, and even other solid tumors as well. Kompletuhin niyo po ang inyong gamutan, magpatingin ho kayo sa inyong medical oncologist, at kailangan ho ang inyong close surveillance. Here in St. Luke's Medical Center, we consider ourselves the premier medical center for cancer in the Philippines. So kami po ay nandito para tumulong sa lahat ng pasyenteng may cancer, lalo na po sa mga kababaihan at ibang a few men na meron hong breast cancer. So we're just here to answer your questions, to help you, and to give you the best treatment possible for this disease.